Inihanda na mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga security officer sa Ninoy Aquino International Airport na nanguha umano ng pera sa isang pasaherong Thai. Ibinahagi ng biktima na ayaw na niyang bumalik sa Pilipinas nang mag-isa dahil sa kanyang naranasan. May unang balita si Mav Gonzalez. Para sa maraming dayuhan, airport ang first impression nila sa kanilang pinupuntahang bansa. Pero paano kung sa airport na iyong pinuntahan ay ganito ang iyong makita? Viral sa social media ang cellphone video na ito na ipinost ng isang Thai. Makikita ang isang security screening officer ng NAIA Terminal 2 na may inabot sa kasamahan niya na agad naman itong ibinulsa. Ayon sa nagpost, pera itong ninakaw umano sa isa niyang kababayan na si Kitja Tabtim. She asked me to many questions. Another passenger can get inside really easy and really quickly. But for me, I'm stuck there for talking with her for a while. So I think at that time, the second woman with the longer hair, I think that time she already took my money from my wallet, which is inside the bag. Sa susunod na video, kausap na ng pasahero ang security personnel at hinihingi ang kinuha raw na 20,000 yen na katumbas ng 8,000 piso. Ibinalik din ito sa pasahero matapos umano nitong magbanta na ipopost niya sa social media ang ginawa sa kanya. She pulled my hand to another way inside and gave me money return. That time I cannot see any police. I'm worried about my flight back to Thailand. I'm worried about my security. So I will report. Sa datos ng Department of Tourism, nitong Enero lang, higit sa 425,000 na dayuhang turista ang bumisita sa bansa. Higit 91% ng kabuuang visitor arrivals sa bansa. Ang mga ganitong balita, hindi katanggap-tanggap ayon kay Senadora Grace Poe. Talagang nakakagalit at nakakahiya. Isa na namang problema ito sa reputasyon ng NAIA. Gusto natin ang maraming pumuntang turista dito. Marami nga sa atin nagpupuntang Thailand. Ito, Thai national na pumunta dito sa atin. At ganito pa ang naging karanasan. Bukod sa dapat i-check ang CCTV footage ng airport, ani po, pinagpapasa niya ng report ang Manila International Airport Authority at Office for Transportation Security tungkol sa insidente. Ayon naman sa OTS, relieved at under preventive suspension na ang mga sangkot na security screening officer. Inihahanda na raw ang kaukulang kasong administratibo at balak din daw nila maghain ng kasong kriminal laban sa kanila. Hindi lang daw sila masisibak sa serbisyo, mapapakulong din daw ang mga sangkot na personnel na dinutungisan umano ang reputasyon ng OTS at ng buong bansa. Theft yun eh. So meron talagang possible criminal liability yon, hindi lang administrative. Kasi yon lantaran eh. Mula nitong Hulyo, 14 na OTS personnel na ang sinibak sa serbisyo sa internal cleansing ng tanggapan. 3 ang suspendido, habang 6 na kaso ang nireresolba na ng OTS Legal Service. Kasama sa mga naitalang violation, ang paglabag sa no-tipping policy ng tanggapan, paglabag sa tamang pag-dispose ng mga nakumpiskang bawal sa airport, pangingikil, pambabastos, at paggamit ng cellphone habang naka-duty. Sabi ni Kitja, kung totoo mapaparusahan ang mga sangkot na tauhan ng airport, ikatutuwa niya. Pero magkaganon man, I will no longer in Philippines anymore. If I have to be there alone, no. But if I have to be there with my Filipino friend, it's okay. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.